go out of my room. I was just crying the whole time. Nabaliw ako. Doon sa group chat ng Showtime family, nananawagan ako, sabi ko, I need to talk to someone. Sinong isa yung kailangan kong kausapin kasi hindi ko ito kaya. Parang ako nababaliw. So, kinausap ko si Job. Ngipin namin. Hagulgul ako na hagulgul. Nasa nakita ko sa cellphone ko na 2 hours na kami nag-iiga ka. Sabi ko, bye. Kasi na-realize ko, ang mahal pala niyong babayaran. Sabi ko, iiyak na lang ako. I-record ko, tapos pasa ko sa'yo. Survivor. Na, ang taka-taka ko noon, ba't hindi ako survivor pala tumawag, Job? Hindi mo lang sinabi. Pero iiyak ka na, ano ko? Oo, hindi ko naiiyak ko. Sino ang mahal doon, ano? Pwede mo? Wait, tawag ko survivor. Job, malala si Franco. So yun, sobrang stressed ko, sobrang lungkot ko, hindi na ako nagtutok. Nakiusap ako na box, sabi ko, I couldn't go to Anne's reception anymore. I could not celebrate. I couldn't even take pictures anymore. Pag may picture, umaalis ako kasi hindi ko kayang idamay sila sa lungkot ko dahil nakagulala ako, nakasimangot ako, nakashades ako the whole time, hindi ako masyado nag-makeup. Pero maganda ko ako nung araw na yun. Best makeup. Sabi ko, ang hirap kasi sobrang na-attach kami ni Franco sa isa't isa. Dahil wala kaming choice kundi ma-attach siya sa isa't isa dahil bukod sa magkasama kami sa trabaho, nandun siya sa dressing room ko. Pagkakain na, kain na tayo, silang lahat, ano kakainin natin? So, mag-isip ako, may pagkakain, sabi-sabi kami kakain. Tapos pag nasabi na nila kung ano gusto nila kainin, aalis na sila, tapos papabili na ako. Tapos babalik na lang na sila pag nandun yung pagkain. Makakapal talaga yung mukha niya. Ginagawa nila akong caterer doon sa place. Tapos babalik kapag may coke ka na. So, naiisip ko kung anong nararamdaman ko. Kasi hindi ko para sa Coca-Cola. Hindi, okay lang naman. Nararamdaman ko naman. Nauuhaw ka na.